Panginoon, kaawaan mo. Kristo, kaawaan mo. Panginoon, kaawaan mo. Ama namin, kapagalian, ipag-aroon mo sa aming may kilala na ang iyong anak para sa aming mabuhay talaga. Kami na may aming kasalo niya, pakundangan sa pag-ibig ng Espiritu ng kanyang madala. Sa pag-asyang na kapagalian kasama ng Espiritu Santo, magpasama lang ang kami. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong maaaraw iyon, masigli ang pagkanais ni Saulo na usiin at patayin ang mga nagdala ng Panginoon. Kaya tumapit siya sa pinakapunong saserdote at humingi ng mga sulat para sa mga sinagoga sa Damasco upang madalit niya ang sinumang nang siya'y malapit na sa lungsod, biglang pumisma sa paligid niya ang isang nakasisilaw na liwanag mula sa langit. Ano ba ang napasok-pasok siya? At narinig niya ang isang tinig na nagsalita sa kanya. Saulo, Saulo, bakit mo ako umusi? Sino po kayo, Panginoon? Tanong niya. Ako'y si Jesus, ang inyong umusi. Tugon sa kanya. Tumininig ka at tumasok sa lungsod. Sasabihin sa iyo kung ano ang dapat mong gawin. Natilihan ang mga kasama ni Saulo. Narinig nila ang tinig, ngunit wala silang makita sino man. Tumindig si Saulo at tinilan ang kanyang mata. Ngunit hindi siya makakita. Kaya siya hinakay nila hanggang sa tatlong araw hindi siya nakakita at hindi rin kumain ni uminom. Sa Damasco naman ay may isang alagad na ang pangalan Ananias. Tinawag siya ng Panginoon sa isang pangitain. Ananias, ano po yun, Panginoon? Tugon niya. Pumunta ka sa kanyay matuwi sa bahay ni Judas at ipagtanong mo ang isang lalaki ng pangalan ni Saulo. Sabi ng Panginoon, siya'y nanalangin ngayon. Sa isang pangitain, nakita ka niya pumasok sa pinagmamauna niya at pinagtungan mo siya ng kamay upang makakita. Sumagot si Ananias, Panginoon, marami na po ang nagbalita sa akin tungkol sa tao ito. Tungkol sa mga at napalito siya sa Damascus. Taglay ang kapangyarihan dahil sa mga punong saserdote. Upang dapin ang lahat ng tumatawag sa iyong pangalan. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, pumarong ka sapagkat hiniram ko siya upang ipakilala ang aking pangalan sa mga hindi, sa mga hari at sa mga anak ng Israel. At ipaalam ko sa kanya ang lahat ng dapat niyang tinisin alang-alang sa akin. Pumunta nga si Ananias. Pumasok siya sa bahay at ipinantong ang kanyang kamay sa ulo ni Saulo. Kapatid na Saulo, ika niya, pinapunta ko rito ng Panginoon Jesus na napakita sa iyo sa daan na ito ay papunta rito. Sinubuli ako upang muli na makita at makuskus ng Espiritu Santo. Pagdating may nalilag na tiyak kalisis mula sa pamamatay ni Saulo at nakakita na siya. Tumindig siya at nagpabinya
siya at nanauli ang kanyang lakas. Isauloy isang araw ng kasama-kasama ng mga alagad sa Damasco. Pumasok siya sa mga sinagoga at nangari tungkol kay Jesus. Siya ang anak ng Diyos, wika niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Panginoon. Ipagpuri ka namin, Panginoon, Jesus Kristo.
Wala pa ako noong Lunes. Ang ating ibanghelyo ay tumutukoy sa pagkain ng buhay. Ang tinapay na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya bahagi po ito ng ika-anim na kabanata sa ibanghelyo ni San Juan. Ang tungkol sa pagkain na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. At maliwanag na sinabi ni Jesus na sino bang kumakain ng aking katawan at umiinom ng aking dugo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pinagpuro sa Ebanghelyo ngayon ay tinatanong ng mga tao at tatayo-tayo ng mga Hudyo. Maliwanag na mausap ay yung pagkatao nito ay magbibigay ng mga Hudyo na yung sinasabi ng Yesus na pagkain ng kanyang katawan at pagkain ng kanyang dugo ay hindi lang po kutawain natin ay simbolika na ibig sabihin ay meron lamang symbolic significance. Ano bang kapag sinabi namin symbolic na ito ay isang tanda lamang? Sabihin ay katulad ng pamantayan ng bawa ng pinayang ng iba natin mga kapatid na kapatid natin ay ang kanilang sarili ay Kristiyano pero hindi Katoliko. They are called as Christians, what we call as Christians. Narok, yan sa akin nila ang pagkain ng katawan ng Panginoon ng kanyang dugo ay yung lamang tumutukoy sa salita ng Diyos. Kapag daw pinaninilay natin yung salita ng Diyos, yun ay pagkain ng kanyang katawan at pag-inom ng kanyang dugo. Yun po yung isang interpretation na kung ibig sabihin natin ay symbolical. Sa atin, hindi ako symbolical. Pag sinabi natin ang pagkain ng kanyang katawan at pag-inom ng kanyang dugo, ay maliwanag na isang katotohan, anong tawag natin? Sakramenta. Sa pamamagitan mismo ng pagkain ng kanyang katawan at pag-inom ng kanyang dugo sa ito ng tinapay at ng ala. So, sakramenta din. Nakonkursin ito ay ang kinakain natin ay hindi lang ang tinapay at hindi lang ang alam kundi mismong katawan at dugo ng ating Panginoon sa Kristo. At maniwala ko ano na ang tinutukoy ni Jesus ay hindi lang simbolika. Kasi hindi nagtalo-talo ko siya. Pero bahagi ko, the whole of chapter 6 of San Juan ay tumutukoy sa tinatawag ko natin discourse on the bread of life. Ang palayan tungkol sa pagkain ng tinapay ng buhay. Kaya bahagi noon na ipinahalo ni Jesus ang nagtanda nito. Maliwang kanin mo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan.
sa huling araw. Kaya sa ating kapulang din, na muli yung payo ko ni Sigan Nering Bale, sabi ni, "You will only understand the Eucharist, you will die of joy." Kung talagang nakulawaan mo ang banal na Eucharistia, ano sabi ni San Juan Maria Bale, mamamatay kayo sa kaligayahan. Bakit? Sa bagay ng pinakamalang isip natin ay walang iba kundi ang Diyos. Ang Diyos na nananais na makasama ang tao. Ito yung pagkain na kumabas mula sa langit ay walang iba kundi sa Jesus sa banal na iyong Eucharistia. Ito yung bahagi ng mga kusa na may sabi na natin yung tegang kung bakit na sa mga umali na tinatanggap natin sa Jesus. Ako, kung sinasabi na iba ng sinong tumanggap kay Jesus ay magkakaroon ng buhay na wala ng God, ay paliwan ako. Tayo, tinatanggap natin siya, katawan at dugo. Hindi lamang sa Espiritu, hindi lamang sa puso, ngunit sa buong pagkatao, sa pagkakataan, magiging kaharap namin sa banal na Eucharistia ay ang pagkain ng kain sa lahat. Kaya nga ito pa rin yung bigyan ko kasi, namang pusin ko, no? ay tulad na yung pinakalo ko ng Lunes. Kung walang handa, tumanggap kayo ng komunyon. Kung walang handa, tumanggap kayo ng komunyon. Ano ba yung handa? Dalawa lang ako kung tutusin yung handa. Kapag kayo ay mayroong korda na kasalanan at hindi kayo na pamapisa. Pangalawa, kayo tinatawag ng Eucharistic Fasting. Ang pagkain nasa
ay hindi na sila nakakahawak po sa panag-isayo ng Banal ng Misa. Sila ay galing sa ibang lupa. Pumunta na sila para pumisita doon sa lugar na yun. At nagtaw na hindi sila nakahawak ng Misa. Pero yung sabi, sabi ko ay, ito yung mga tao na may malalim na kaalaman tungkol sa tinatawag ko namin ibinahayag sa banal na kasulatan. Bakit? Kasi maliwala sa kapila. Yung banyaya ng binibihahayag ng Jesus, ang sinumang kumakain ng aming katawan at uminom na namin kung bakit po yung mga Christian natin ay dinadagdag natin ang bubulog. Para po sila ay makatanggap ng katawan ng buong ni Kristo. Hindi sila makapunta dito sa misa. Kasi nila, tatanggap lang sila ng buong niyo kung sa kanilang bahay. Provider na kaya ko tayo nagtago ng misa sa TV. Ay para tayo doon sa mga misa ko. Yung pumisa natin sa TV ay hindi yung pwede pagkintay ng patay. Hindi na ako nagsisipa kasi sa TV na ako pumutay mo. Kaya ibigay para po doon sa mga misa ko. Hindi po yung doon sa mga walang sakit. Kung yun namang pinapanood ninyo, hindi na kayo nagpupunta sa simbahan. Pero the point is, na ito, yung banal na kumunod ay pwede ilugay kahit ano sa mga tao because of the situation na hindi kung tawagin natin ay pwede ilugay sa labas ng pag-ibang ng banal na misa because of the special needs and special situation. Pero yung sabi, sa natin po, ganun yung pagnanais natin, ganun yung pagnanais natin na tayo magulang misa, wala naman ang alam. Ay isa na yung pakinabangan natin. Bakit? Ito yung bigay yung hinabang ko sa labi. Na siya magpipuloy sa labi ng buhay na walang hanggang. Ang kanin, ang katawan, ang dugo ng kanyang buktong na anak na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesu Kristo.
Dalangin kayo mga kapatid kung mga pag-aayaw ng pinagdan ang Diyos sa mga makamangin. Pagkatinawa ng Panginoon ang pagkain sa iyo mga kapatid. Sa katuloy ng niya at pagkakalan ng isa at kapag-ibangan sa buo sa bayan ng Diyos. Manalangin kami ka. Ang misteryo
isa ang mahal na Birhen Maria ni ng Diyos, ay isa na maamos para sa lahat ng mga naraman mo ay Diyos na ibig ng kaluluwa sa iyo. Manipag-iwag na mga natin ang pagpuloy sa kararaman mo sa pamilya ng mga aming Panginoon. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa ating araw para magpuloy sa iyo. Doon sa mga kapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo, magpasawa na.
kapiwalaan namin sa iyong pagkikinan at pagmamahal. Kami ay kumalabi sa iyo, natulungan mo kami ibigod sa mga pangyayon ng Diyos, ang aming pamilihan. Ang biyaya na tanggap mo mula sa Diyos ay ibinigaya sa aking ngayon upang pilihin ang iyong mamamagitan. Buong kapapaan mo kami ng susumama upang kami